So para po doon sa mga nagtatanong kung paano ba maging stable yung My Family Cinema app nila sa Smart TV, bale, ito po yung device na kakailanganin nyo. Kung gusto nyo lang naman na hindi na kayo magkaproblema habang nanonood or habang i-open nyo yung app. Kasi meron akong mga nabasang comment na hindi daw nila ma-open yung My Family Cinema. Minsan naglo-loko daw pag in-open nila, biglang magla-log out or magka-crash. So ito guys, itong device na to, which is ito yung nire-recommend ni My Family Cinema talaga, itong MXQ Pro. So sobrang daming available nito at ang dami ko ng videos na ginawa about ito. So ito kasi talaga yung ginamit ko since nirecommend ko si My Family Cinema or ginawan ko ng video. So ito. So far guys, wala pa naman nagka-problema. At ayun nga, mapapanood nyo rin dito or ma-open nyo rin dito yung YouTube, Netflix, and ayun nga, yung My Family Cinema, no? So sobrang stable yun dito, itong yung app na yon, kasi pagkabili nyo neto ay naka-install na siya. So, nandun na, matik. So, nire-recommend ko to guys para dun sa mga hindi pa po naka-smart TV. Ha? Katulad sa amin, yung TV na ginagamit namin, hindi pa po yun naka-smart. So, ngayon, kaya kami gumagamit neto. Pero kung ikaw ay naka-smart TV na, hindi nyo na kailangan to dahil may install nyo naman si My Family Cinema sa Google Chrome. Yun nga, yung APK file. So, ang dami ko na rin ginawang tutorial nun kung paano i-download and then install. So, napakadali lang nun. Yun nga lang, hindi ko mag-guarantee na kung smooth ba siya, yung walang bug or error. Kasi yun nga, iba na yung device na pinag-installan nyo. Yun nga, kasi, di ba, hindi naman siya built-in dun sa Smart TV. Okay lang kung may My Family Cinema na built-in app dun sa Smart TV na binili nyo. So, minsan, madalas kasi, wala pa talaga. So, alam natin, Netflix yung talagang kilala dito sa, actually sa worldwide yon kilala yung Netflix. So, yun yung madalas na naka-install na pag bumili kayo ng Smart TV. So, ang My Family Cinema, wala pa yan. So, yun guys, bali, sinare ko lang itong MXQ Pro na ito yung ginagamit namin at so far, hindi pa naman kami nagka-problema sa My Family Cinema na app. At dito namin pinapanood yun. Check nyo to guys, lalagay ko yung link sa description. Bali, mabibili nyo to sa Lazada and Shopee. Sobrang dami doon MXQ Pro. At ang kagandahan rin nito guys, meron siyang LAN port. Ibig sabihin nun, pwede nyong ilagay rekta yung LAN dito na cable para pag nanood kayo, kumbaga stable yung internet. Pero pwede rin naman siyang wifi lang. Kung mabilis rin naman yung wifi nyo, o diba, why not? Yun na lang gamitin nyo. Meron din siyang micro USB dito na pwede nyong lagyan. Micro SD card, yan. Kung may mga pre-installed kayo ng mga movies, pwede nyo rin panoorin dito. Or gusto nyo i-play sa TV nyo. So yun lang guys, meron din siyang remote. Ayan, okay pa naman. At medyo matagal na rin to sa amin guys. Kung makikita nyo, di ba, hindi na siya puti. Dati maputi to eh. So ayan, matagal na rin to sa amin. Pero ito pa rin yung i-recommend ko, yung MXQ Pro. Pero sigurado nito guys, marami ng bagong version ito. Kasi may mga, itong box na to, may OS to. Yung operating system, di ba? So Android yun. So malamang kung nakabili ka ng bago nito, yung mga bagong version na nilabas nila, malamang bago na rin yung OS nun. Kasi kailangan din ng medyo latest na yung OS. Hindi katulad ito, medyo luma na siya. So hindi na ako pwede mag-update kasi baka hindi na kayanin. Kasi ilang MB lang din kasi yung ano nito, yung memory card niya. So yung mga bago dyan na makakabili ng MXQ Pro, sigurado bagong version na rin yun. At sigurado mas smooth na rin yung My Family Cinema app dun. Kaya ayun, check nyo lang to guys. At ayun, sa mga nais pong, sa mga hindi pa naka-avail ng plan ni My Family Cinema, check nyo yan guys, sobrang sulit itong app na to. Lalagay ko dito sa, ayan, naka-green screen naman tayo, kaya papansin nyo, bina-background ko na siya. So yan guys, actually pares, halos pares lang naman sila sa Netflix na plan, pero mas sulit talaga yung yearly na plan. Yan yung kunin nyo kasi hindi na kayo mag-recharge code pa every month. Diba? So, tuloy-tuloy siya. So, ayun guys, sa mga hindi pa gumawa ng account dito, try nyo guys, sigurado hindi kayo magsisisi. Meron naman din siyang 7-day free trial sa mobile phone. At sa Smart TV yata, alam ko 1 month yung free trial dyan. Pero maganda gumawa muna kayo ng account sa mobile phone. Tsaka nyo siya i-link sa Smart TV. So, ayun guys, meron akong tutorial nito. Check nyo na lang. Nandyan, mga ano lang naman yun. Halos lahat ng ina-upload ko ngayon is My Family Cinema. Kasi
Sila yung isa sa nagtiwala sa atin na ngayon bigyan tayo ng project na ganito. So itong My Family Cinema guys ay unti-unti na pong nakikilala dito sa Pilipinas. So meron na rin silang lumalabas na mga ads kung makikita nyo dyan. Kung gusto nyo maging stable yung MFC nyo, orderin nyo na to at ito na yung gamitin nyo. So inuulit ko guys ha, para po lang ito dun sa mga hindi pa naka-smart TV. So marami pa akong videos na gagawin about sa My Family Cinema at ayun, tatry ko rin mag-live at papakita ko sa inyo yung mga bagong movies na nilabas nila at yung mga paparating pa. Yan, so kita isa lang ulit tayo guys sa next video and that's all. Paalam!